Noong nag-take over kayo doon, or even before, when you were still investigating, ano yung nalaman yung, of course, alam naman ninyo na may kalakaran na ng corruption dyan, kaya siguro kayo napapunta rin doon, di ba? Ano yung nadatnan nyo na kalakaran ng corruption doon sa Bureau? Kindly expound and enlighten the committee. Actually, sa loob ng maximum, maraming unusual transactions regarding money making. For example, yung tilapia, nakakapagpasok sila dyan. Meaning tilapia, meaning? Babae. Babae. Ang code ng babae? Tilapia. Tilapia. Babae para saan? Para sa mga, ang alam ko yung mga high profile. Magpapasok ng babae, then iyon ang ginagamit ng mga high profile. Nag-enjoy sila doon sa mga babae. So of course, bago makapagpapasok ng mga tilapia, kailangan, anong level ng authority yung kailangan magbigay ng permiso? Usually, napapalusot yan ng mga guards eh. Mga guards, sa level lang ng guards, nakakapasok ng tilapia. Opo, okay. Pero may certain instances. For example, may malalaking event sila doon, hihingi sila ng permiso. Kami naman, para yung kanilang physiological needs, ma-attendan. Yung stay, medyo okay, pinapayagan yon. This will come in forms of dancers, entertainers. Pero mga after a while, yung iba nagiging girlfriend na at parang napapapilang pa, parang asawa. Magkano isang tilapia? Ang alam ko, 30,000. 30,000. Gano'ng katagal yon? Magdamag lang yun. Magdamag. So either mag-perform or kung ano man yung mangyari na doon sa loob. Yes, sir. Okay, that's one. Iba pang, ano pa yung mga ibang money-making na activities or scheme? Yung mga high profile, marami naman silang mga girlfriends, asawa, whatever you call it. Lalo na sina yung mga foreigner. Sino itong mga foreigners? Alibaba si Peter Ko. May dumadalo dyan. Hindi ko alam kung girlfriend o asawa. Peter Ko still detained, di ba? Inmate pa rin si Peter Ko o nakalabas na? Still inmate, sir, but transferred okay. To another facility. So, Peter Ko and then, sino pa? Halos lahat naman, sir. Halos lahat doon sa high profile. At the time, hindi pa Building 14 yun eh. Wala po. Wala pa yung Building 14. So, kung high level yung mga drug lords, mga mostly Chinese drug lords, mas mataas yung taripa doon, di ba? Dahil may kakayanan eh. Yes, sir. Pero, hinga, yung sa kanilang parang personal, di ko alam kung asawa, yes. Girlfriend. Yes, girlfriend. Paglabas noon, kinikidnap yun. Ang alam ko, ang mga involved, may mga police pa na kabatch ng mga nakakulong na dating police o kaibigan nila, then kinikidnap yun. Police meaning sa labas, yung PNP? Yes. Yes. Sino nagpapakidnap? Sino nagtitip? Yung mga kasama nilang inmates. Kasi hanap po yung kidnapping eh. Kasi high profile, alam nila may pera, ipapakidnap naman ng mga kasamahan na inmates. Opo. And then ipapatubos. Ang negosyasyon nasa loob. Ang negosyasyon? For release ako. Bumababa so, siya mga hanggang 200,000. Babayaran ng high profile, yung mga Chinese, yung kidnapper? Yes, sir. Ang transaksyon doon sa loob? Opo. Ang binabayaran, inmate din? Yes, sir. Nare-release naman? Nire-release naman ng police? I think so. Kasi ano naman yun, patuloy yung ganung okay. Sistema ko. So parang kalakaran na yan. Opo. Maraming ganon. So that's number two, no? Pangatlo, money making. Meron silang, alam ko, may isang building doon, hindi ko na ma-identify. Halos 24 hours ang sugalan nila doon eh. Marami kasing pera sa loob eh. So, virtual casino, yung isang building? Yes, sir. Hindi naman siguro makakalusot yun kasi isang buong building, isang buong facility, na-convert na ng casino. So, paano sila nakapagsugal doon? May pera sila sa loob or? May pera po. Magkano naman ang bayad doon sa casino? Halimbawang, siyempre, pag may palaro, merong bayad doon sa facility. Magkano ang bayad naman doon? Hindi ko na alam po. Kasi basta alam ko, nagsusugal sila, umabot sila ng magdamagan. Na alam siyempre ng management, di ba, ng Bucor. Ako, sa party ko po, nalaman ko, pero hindi na ako umabot sa
part ng mga operation. Sa pagkaalam ninyo, magkano yung sa magdamag na gamitin na gambling din yung building? Magkanong bayaran doon? Hindi ko po alam kasi sir, sila rin may-ari ng building, mga doon din sila nakatira. Mga? Yung mga? Yung mga kubol sa kay mga building, sila rin may-ari. Ah, so kubol doon sila, gano'ng kalaki yung kubol para magkasya sila magsugal? Anong sugal nilalaro nila? Poker? Siguro sir, ang kubol kasi mga siguro ay possible na mga 1/4 nitong totoo. Okay, so number 4, money making. Pang-apat na, sa pagkakatanda ninyo, ano yung pang-apat pa? Kasi nakakatatlo na tayo eh. Yung tilapia, kidnapping, gambling, ano pa yung iba? Catering? Catering meron po. Magkano lagayin sa catering? Di ba, 60 pesos na lang yung per day yung subsistence allowance ng detainee? 60 pesos ba during your time? I remember I was the one who introduced the amendment kasi it used to be 30 pesos. Sabi ko, taasan natin ng 60 pesos. So, kinakaltasan pa rin yon. Magkano, say, weekly ang kinikita dyan? Not necessarily identifying para kanino, pero magkano yung kita sa catering? Nung panahon ko po, ang catering, merong akong kaibigan na nag-aabot na lang siya. Magkano niya abot? Mga 800,000. By the way, may I request the Senate President, just to 30,000 isang, 800,000 isang buwan. Ito yung dumarating do sa Bureau Director, sa Bureau Director. Okay. Dumarating talaga yan, andyan na 800. Buwan-buwan, walang palya. At least during the time yung that you were there. Yung 3 months ko, umabot po yun. By the way, just for the information of everybody, si Senate President has a, parang, para mamanifest lang kung ano itong ginagawa natin sa ano. Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman, and for the information of everyone. Because the two witnesses that we have here are both under the WPV. So they are in effect, they have immunity, you know, based on Section 12 of RA 6981. May I read the specific line which says, admission into program shall entitle such state witness to immunity from criminal prosecution for the offense or offenses in which his testimony will be given or used. Now, it is the practice of Congress to also cover them with legislative immunity. So with the concurrence of the chairman, the committee will may seek the legislative immunity which the House of Representatives practice also. So we have here a copy of both recommendations. Yeah, thank you Mr. Senate President. That's a motion, sir. That's a motion. Yeah, that's a motion. Yeah. Second. No objection. Same as hereby. So para lang ma-assure yung mga resource persons natin na no holds barred, no? Kasi nandito na tayo sa pagdinig, kayo naman ay nasa Witness Protection Program and in-extend na namin kayo ng legislative immunity para freewheeling yung discussion because we want to get to the bottom of all these practices or malpractices. With the end in view of trying to get or resolve yung mga issues and come up with legislation to correct all these malpractices. So please go ahead. Money making scheme number 6. Hindi, number 5 na yung catering eh. Ano yan sir? Okay, no. Catering pala number 4. So number 5. I observe sa Bucor, pag may bagong dadating official, whether you like it or not, sa loob mismo, ng maximum, may mga nangungulekta na para sa iyo makarating sa hindi, pinangungulekta ka. May mga gumagawa ng pera sa loob, mga inmates din yun. So ito na yung SOP. Tawagin na lang natin SOP. Parang ganun. Na pag gamit dumating, may mangungulekta na, darating na lang doon sa quarters ng director ng bureau, ng Bucor. Yung sa part ko, walang nakarating, pero alam ko may nangungulekta. Okay. May nangulat ka. Pero nung pinlawag nga ng meeting,
magugulat ka, pagpatawag mo ng meeting, may mga ready silang katulad ni Borotong Amin. Pinatawag ko lang siya para kausapin tungkol sa peace and order sa loob. Si Borotong? Oo. Yeah. Nag-offer siya sa akin ng ring worth 600,000 dahil wala daw siyang pera. Na hindi mo naman hihingi. Hindi. Pinatawag mo lang, may dala na. Hindi, grupo po sila eh. Okay. Isa ko silang kinausap ng ganyan. Anyway, binigay niya. Sabi ni Borotong, hindi ko naman kailangan yan. Hindi ko sinasabing hindi ko kailangan, pero sa ngayon hindi ko kailangan yan. Sa'yo na lang amin yan. Ganon sila mag-offer. Kasi kakakaram pala na pag may bagong official at not may official, o bago man o hindi, pinatawag silang high profile, nagdadala talaga pala sila ng pera. Ito si Borotong, ito yung Changi sa Pasig, ano? Yes, sir. And he's still detained. Nandun pa rin siya sa Bucor. I will find out, sir. Si Borotong, paki-check nga. Baka nakalabas na rin. Anyway, sige, please continue while si Joseph Pailan is... Still detained, Your Honor. Sige, yung pang-anim na money-making. So, SOP yon. Sabihin natin SOP kasi pag upo mo pa lang, dumarating na automatic. So, ano yung pang-anim? Ang alam ko, pag kasi maraming naging construction doon, chapel or whatever, sinasabayan nila ng mga kontrabando na sa loob. Okay. So, kontraband. Pagka nagpasok ng kontrabando, klase-klase, depende sa kontrabando, may amount siya. Yes. Meron ka ukulang halaga. Halimbawa, cellphone, magkano cellphone pagpasok? I'm not saying that it is you, ah. Kasi tanong nga kanina, premise ng question, anong dinatnan nyo doon pag upo ninyo? Siyempre, NBI, tayo mga investigador, pagpunta natin sa isang unit, ang unang tinatanong natin eh, ano ba nangyayari rito? Sige. Ang alam ko po sa cellphone is, yung iba dyan, binibenta mismo ng mga empleyado sa loob. Okay. Papasok siyang may cellphone, paglabas niya wala siyang cellphone. So, siyempre mataas ang markup noon. Ano bibenta empleyado ng Bucor? Bucor. Kasi dinawan nyo lang sa kutyo para makakawa natin. Thank you. Ano pa ibang kontrabando na naipapasok? Meron sir, alak at sigarilyo. Alak, sigarilyo. Magkano naman yon? Hindi ko na po alam ang markup nun. Pero okay, sure pero meron sigurado. Mahal, opo. No. Baril. Yung baril, we tried to search in a short video of time na nandun ako, pero wala akong nakuha. Pero ang alam ko, kailangan talaga ang idigin kasi yung mga nakabaon daw eh. Yeah. Droga? Droga, drugs. May mga nahuli kami pa konti-konti. Pero wala ko idea magkano, siyempre mas mataas yun, drugs eh. Kasi ang droga sa Bucor, hindi naman ganun ka-alarming kasi panggamit lang nila yun. Ang malakas doon yung transactions through cellphone na yung delivery sa labas. Okay. Yung malalaki, kaya lang mag-deliver ng 50 kilos o 100 kilos. Yung number 7, yung tinatawag na special request, ito yung mga extra na ito. Halimbawa, anong klaseng special request ang pwedeng pagkakitaan? Yung halimbawa, dumating yung babae, galing pang abroad, medyo magkatagal doon ng mga ilang araw. Galing abroad. Imported. Imported. Mas, siyempre, matagal yun. Si sayang yung bayad. Yun ang mga special. Yung mga party. Nagre-request din po sila dyan. Pero... Magkano isang party? Yung bayaran, di ko alam. Pero ang nung panahon namin, ang request niyan, nakakarating hanggang taas eh. Ang approval is when you say hanggang taas, anong level above the bureau director? DOJ. And dumarating sa inyo yung approval mismo galing sa Secretary of Justice? Yes, sir. Kasi nung panahon ko, OIC lang naman ako. Eh. Okay, let's go to specifics. Ano? OIC kayo noon, whether OIC or hindi OIC, hindi lahat ng authority nasa inyo. Meron mga authority na i-clear nyo pa sa taas. Yes. Let's now go to specifics. I have here a copy of your affidavit. No? And just for the record ng committee, medyo telling itong mga nandito eh. Of course, dalawa kayo may affidavit ni Junior Ablen, ano? And nagtutugma naman, nagpapareho. Ito, kinuha ito sometime in... Kailan ba ito? Sige.
siguro mas magandang marinig muna natin si Ablen tungkol dito sa inexecute nilang affidavit. Of course, ito subject na ng court proceeding ito, and we'd like to remind you, as we mentioned earlier, na incidental ito sa issue na pinag-uusapan sa committee, because we're talking of corruption inside the Bureau. And it cannot be avoided that we will go to specifics, di ba? Para illustrative, ika nga, ano talagang corruption na nangyayari. Na-execute ito noong 2016, September 2016. And sa affidavit ni Ablen Jr.,